What is up, Kitotski Crossfire PH Nation? For today's video, tuturuan ko kayo kung paano mag-download and install ng Crossfire Philippines 2024 version. So first of all, mga Lodi, make sure na updated yung computer nyo dahil ang daming nagtatanong, bakit mali, bakit kulang ng shell, bakit kulang yung bin, kulang neto, ganyan, etc. Make sure lang po updated yung computer nyo at saka compatible yung Crossfire sa system ng computer nyo. For example na lang, mga Lodi, low-end yung computer nyo pero pwede naman yan sa Crossfire. Dahil may minimum requirements siya sa video card at saka sa CPU. So first of all, mga Lodi, make sure updated na yun. Ngayon, open natin yung Google natin. Incognito lang yung gagamitin natin. Pumunta kayo dito sa settings, no? Settings, and pumunta kayo sa downloads. Make sure itong location naka desktop. I-click niyo yung change and select desktop. And then, itong ask where to save each file before downloading. Make sure naka-blue yan. Yan. At saka ito. Once okay na yan, pupunta na tayo dun sa website ng Crossfire. See if... Yan. Pwede nyo kapihin yan. Yan po yung website ng Crossfire. And then, ito po, download. Full client lang natin. Ito, client... Download 1. Update date V1158. So July 18. So i-click natin 'yan. And then 10.48 gigs yung file size. So i-download natin 'yan. So 'yun, naka-automatic save to desktop. Pwede lang ganyan. Wag niyo nang i-rename. So naka-WinRAR archive file siya. So 'yan. Click natin save. Kung wala kayong WinRAR, mag-download lang kayo. I-search nyo na lang kung paano i-download and install ng WinRAR dahil napakadali lang. So, ayan po, mga Lodi. Medyo matagal-tagal pa ata to. So, hintayin lang muna natin bago siya ma-download and i-install natin mamaya. Click and drag lang natin. So ito po yung folder, mga Lodi. Buksan lang natin, ah. So ito yung EXE na file. Tsaka itong 1, 2, 3, 4, 5, 6 na files. Huwag niyong galawin. Huwag niyong i-click or i-run yan. Baka dahil kiniklik niyo itong bin 1 or dinidelete niyo yung kahit san dito, kaya nag-i-error yung mga installation yung mga idol. Ang dami kasi nagtatanong, eh. Bakit nag-i-error? Bakit hindi ganito? Bakit hindi ganyan? Sinunod ko naman. Baka may dinelete kayo dito. Or hindi nyo... O baka hindi nyo tinapos yung downloading ng files. Baka nag-skip kayo ng isang file or nag-skip kayo ng dalawang file. Ewan ko lang whatsoever. Kailangan hintayin nyo matapos lahat na ma-download yung files para maka-install kayo. Okay? So, ito po yung may logo. I-right click lang natin yan. Yan. Run as administrator. O, magbablock screen yung screen ko dahil naka OBS recording po tayo, mga idol. Yun. So, hintay lang natin. Naglo-loading lang yan, mga idol. Yun. Nag-error nga. Dahil cyber capture. Okay, so i-off natin yung ating antivirus. Disable until computer started. Click OK. Okay, naka-off na. Ito yung sinasabi ko sa iba na kailangan yung i-off yung antivirus. Baka dahil madedetect ni antivirus yung ano nyo, eh, yung files nyo na as threat or ano ba. So hintay lang natin. Anyway. Yeah, yun.
So ito na yung bagong installation. Wait lang ha. So mas maganda to dahil ngayon naka-record tayo, 2024 version to eh. So kita niyo naman kanina na binuksan natin yung sa download. So click yes ulit. Okay, okay na tayo mga idol. Make sure lang naka-off yung antivirus nyo dahil baka ma-misunderstood or ma-detect ng antivirus nyo na threat itong EXE file, itong may logo ng Crossfire. So yan, local DC program files, Crossfire page. Pwede nyo i-customize ito pero nasa sa inyo na yan. Click OK lang. Create a desktop shortcut, click next, tsaka click install. Hintayin nyo na lang matapos itong installation mga idol. Okay, tapos na po mag-install yung Crossfire natin. So yeah, click launch Crossfire na lang tsaka finish. Enable, minimize lang natin ha. Enable to execute patcher. This configuration request elevation. Click lang natin ng okay. Right click and then properties compatibility. Okay. Run natin ulit. So hintayin lang natin na mag-load yung screen. Saka mag-login tayo. Subukan lang natin. Kung okay na ba yung Crossfire natin. Wait lang natin, nagla-load pa yan. Yan. Okay na siya mga lodi. Okay. Exit lang natin ha. Back to desktop lang tayo. So, after nyo mag-install, kung okay na, pwede na kayo makalagin, makalaro. Ito pong dalawang tong folders na to, pwede yung itong naka-WinRAR na file, pwede nyo i-delete yan. At saka itong nasa folder, ito, pwede nyo i-delete din or i-archive nyo lang or ilagay nyo lang sa storage nyo. Kung gusto mong mag-reinstall ulit, may files pa kayo. Or pwede kayong mag-download ulit sa website. Depends na sa inyo mga lodi. So make sure ha, updated yung computer nyo. Mag-check update kayo. I-search nyo na lang kung paano mag-update ng OS nyo, yung operating system. Make sure updated yung drivers ng CPU, drivers ng GPU, etc. etc. So kailangan updated. And make sure din na kung mag-e-error, reinstall na lang back to top para walang error. At saka make sure naka-off yung antivirus nyo when installing na ng client. Dahil baka kanina nakita nyo na nag-error siya, na-detect ng antivirus natin. So yung ginawa ko, ipinatay ko lang or tinurn off ko yung antivirus para okay siya. So make sure to share this video mga idol. Like this video, subscribe. We'll see you in the next one. Bye-bye.